tayo mga bisa dito. Dual aircon, parang FX lang. Ito, may sunroof. Pakibukas nga ang sunroof. Yun, no? For more vitamin D. Yan. Wow! Only! Ha? Ang galikod yata ito eh. Yung glass. Sige, yung glass. Ayun, no? Sakto sa election to, ha? Tapos, lalabas mo yung ulo mo dito. Pwede ka na mangampanya. Kaway-kaway kang gano'n, ha? Oo. Oh. Natin kung sino mauuto mo. Okay. So ito ang ano, gawa ng Jelly. Yung driver, Jelly. Transmission, smooth na smooth, no? Wala yung mga kumakadyot action kapag ka sumishift. Actually, hindi mo ramdam yung shifting. Mali ako mag-drive. Ah, automatic to, no? Yung di ba minsan pagka sumasakay ka ng mga ibang kotse, parang kumakadyot na ganun, parang nakakahilo, nakakasuka. Ito, parang pakiramdam ako makakatulog ako dito sa kotse na to. Wala munang JDM number 1 ngayon dahil walang nirelease na ganito sa Japan sa pagkakaalam ko. Yung mga haters ng Chinese cars, kalma muna kayo at pag-isipan ang globalization ng world economy kung saan lahat mula sa bawat hibla ng brief mo, yung hawak mong gadget, pinagpapanooran ng video na to, at malamang yung mga pyesa ng kotse mong JDM ay may kinalaman ang Chinese manufacturing. Baka nga yung bigas na kinain mo, dun din gawa eh. Anyway, baka dito na tayo papunta. Sa malulupit na Chinese cars tulad netong Geely o Kavango. Tignan nga natin! O yun ah. Nasa ilalim tayo ng Kavangs. Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Nakikita rin ito. Yung mga ito po yung pang-ilalim niyan, no? Sir, kayo pala yan. Yes, sir. Ayos ba? Lagi ako ng vlog niya eh. Thank you ha. Binibidyo ko lang ha. Iba yung pang ilalim niya ito. Iba yan, sir. Iba ya. Spare tire niya, o. Wala pa naman ito. Wala pa naman ito. Gumagod na yan. Masyado yung hindi iba yan. Bilis nga. Sir. Pag-auting yan mo niya, sir. Ang mga bushing. Ha? Nasaan ang mga bushing niyan? Bushing? Ano, sir? Yan. Paiba. Yung mga bushing niya, no? Bushing niya ba yung emo niya, sir? Bushing niya ba yung emo niya, sir? Sakit sa ulo yun, as usual. Ha? Pero matulid. Pag-orbo, eh.
Yes, sir. Ito, 1.3 turbo eh, no? 1.5. Ah, 1.5 pala. Tapos may electric? Yun na, sir. Yung mayroon model na may electric, meron ito, sir. May variant siya, sir, na may electric. Meron. Yung hiniram ko, yun, meron. Lahat tayo naiintindihan, pero... Kung gusto nyo makita yung lalim, yan na yun. Pindut-pindutin mo nga yung ano, Apple CarPlay. Yun, oh. Tignan, suwabing-suwabe, oh. Wala na mga lag-lag. Kasi baka isipin nyo, dahil made in China, parang made in China din yung phone na performance. China din, pero yung phone na mamahali naman. Diba? Oh, itong drive mode, ano mga nangyayari dyan? Eco, sport, nakakabilis. Sports. Oh. Ayan. Ano yan? Eco. Sports. Ayan, no? 360 camera, oh. May camera pa dun. Para pag kayong driver, di masyadong magaling mag-parking. Oh, may 3D, oh. Parang yung Cool Ray na tinesting ko. Natin. Hello? Oh, dalawa yung parking brake. Ano brake. Ano to? Attack brake? Ano to? Yan ba yun? Ewan ko, ito parking brake. Yung isa, hindi ko alam ano. Yung pag-brake mo. Yung biberya. Akin ba yan? Akin yan. Ito, ano yung pindutan na yan? Ano to? Glove. Uy, puta pindut! Pagtamad kang ganunin. Sige, sara mo nga. Kasi walang ano, hawakan doon. Pindut. Anak nang. Seat sa likod, ang luag. Oh. Third row seats. Pagka yung mga anak na hindi mahal, diyan pinapaupo. Yung mga paborito dito sa second row. So, that's it. Ang gusto magbasa ng mga magazine. Kahit buko malaki, oh, may headroom eh. Oh. Importable naman yung upuan, yung leather, parang ayos naman. Airbag. Kailangan natin, Juan. Airbag doon. Airbag din malamang doon. Tapos dyan, meron. Ito kaya, meron din yan. No? Ba? Ano yung pinindot mo? Yung upuan? Sige nga. Pinindotin mo nga yung upuan. O yun, nasa labas naman. Eighteen inches, 225, 55. Boom. So yun po ang engine niya, 1.5 with 48 volts battery. So yun. Nakover ng plastic, ayoko nang tanggalin, baka may masira ako. Okay naman, medyo malakas sa gas. kahit hybridan. Pero malakas naman. Binibirebir ako din naman. Kaya lakas sa gas. Ayan. So, Geely Okavango 2020 model. Ang form factor niya ay ano ba to? MPV 7-seater. 3-row na parang SUV ganyan. Ayan, alam nyo kung ano yung Okavango? Ano yan eh, distrito sa Africa kung saan marami mga hayop, ganyan. So, para siyang mga safari-safarihan. Pero eto, parang hindi naman yata pang safari, pang dala ng mga bata sa eskwelahan. No? Sobrang luwag niya, guys, no? Leather seats. Ayun, na-drive ko to. Ang lakas! Ang lakas tsaka tahimik. Kala ko electric. Tapos yung pala, may pagka-electric din. Ayun, ano? So may 48 volts na assist yung 1.5 turbo na 3 cylinder. Yung 1.5 turbo na yon, yun din yung nasa Geely Cool Ray na napapaganong ka sa performance, tsaka sa acceleration, tsaka sa torque. Sarap naman i-drive, komportable, tapos madali i-maniobra, magaan yung power steering. Tapos, yun, ang daming mga electronics, ganyan. Okay, ikaw, masaya ka ba? Dito sa kotseng to? Masaya naman, kasa tayo lahat.
yung mga electronics walang problema. Well, sana. Ayun, kasi syempre pagka mga alam na natin, pagka mga China-China, hindi pa tayo sigurado. Sana tumagal, ano? Matipid ba sa gas? Nagtagaytay kami, round trip. Nakaubos ng isang tangke. So, kahit na 1.5 lang, tapos may electric assist. Eh, sa tingin ko, yung laking kotse nito, malaki din yung tangke nito eh. Baka malakas sa gas to. Yun, so siguro mga kalaban nito, mga expander, ganyan. Innova, Montero Sport, tsaka yung mga haters ng Chinese cars, sino mga kalaban nito? So, ito yung susi niya, ano? Wala ng physical na susi talaga. Tapos, sakto yan dito. Pag dinadrive mo dito lang yan. Para ma-detect noon, ni engine start stop. Tapos may mga drive modes. Okay? Saan natin aircon? May animation oh. Yun. Tapos yung aircon. Yun oh, digital yung aircon yan. Ha? Ito malamig. Nadidetect niya kung may pasahero dun. Parang COD lang. Alam kung nasan yung pasahero nakasakay eh. Daming USB eh. So yun, sana lang matibay siya tsaka tumagal. Yan ang kailangan patunayan pa ng mga Chinese cars para sa akin. Pero overall, okay naman siya. Ito ang napaka-modern na family car, ang Jelly Okavango. May 48 volts electric something na nakakalakas ng makina, tsaka nakakatipid, tsaka nakakatahimik daw. Hindi pa siya full hybrid, kaya kung coding ka, huhulihin ka pa rin ng mga pulis. Sa laki niyang yan, hindi mo aakalain na 1.5 lang ang makina dahil may asim sa highway. Baka nga maghanap ka pa ng SIR at maghamong ka. Wag ganun. Mag-expect ka na matipid dahil nga 1.5 lang, pero parang hindi naman. As in, okay lang, hindi ka mapapa-wow ang tipid. As a family car, hindi ko na-testing with kids dahil wala naman akong anak, mga aso lang, tapos marami. Pero masaya naman sila at komportable nung ibiyahin namin patagaytay. Nabababa rin yung mga upuan kaya parang may kwarto rin na umaandar. Tahimik nga siya, tsaka komportable, tsaka masarap i-drive. Mataas ang ride height, tsaka Okavango ang pangalan nito, pero parang hindi ko isasabak to sa mga pinupuntahan ng mga wild animal sa Africa. Tamang damuhan lang ang pinaka-hardcore sigurong off-road nito. Exciting ba? Sa format nito, di ka naman maghanap ng excitement. Gusto mo lang makarating sa paroroona na walang angal yung mga anak mo, tsaka mga bienan mo. Kung gusto mo ng excitement, doon ka na lang siguro sa Geely Cool Ray. O kaya magsama ka ng Tiger sa biyahe. Overall, okay naman siya. Sana lang tumagal. Marami siyang electronic things na sana wag masira at yung mga kasukasuan in general sana matibay at alam i-service ng mga manong mekaniko. At sana somewhere down the road, sana may parts kung yung mga kotseng ganito gagawin yung part of the family pang matagalan.